Sa kagustuhan nga po ni James Harden na makabawi sa darating na season, ay nagpapayat nga daw ito ng kanyang pangangatawan. Yan nga ang ating unang storya at unang balita ngayong araw na ito dito sa ating unang video na sasamahan ko na rin ng balitang nagtamo nga daw po si Chet Holmgren ng injury dahil kay LeBron James at ang balitang inoffer na nga po si Ben Simmons sa Los Angeles Lakers. Ano kayang ibig sabihin nito? Kaya tara mga idol, simulan na natin yan. Hindi nga po mga idol naging maganda ang ipinakitang laruan ni James Harden last season sa team ng Philadelphia 76ers. Nahihirapan nga po siya ditong makapagtara ng malalaking puntos sa kanilang mahahalagang laro bunsod ng kanyang tinatamong injury sa kanyang pangangatawan. Kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang sinisi siya sa kanilang pagkalaglag last season sa playoffs. At sa pagpasok nga po ni James Harden ngayong offseason ay decided doon na nga talaga siya na makabawi sa kanilang kupunan at sa kanilang mga fans. Bale, pinili nga po niya nitong pababain ang kanyang kontrata sa kanilang team upang sa ganoon ay magkaroon pa sila ng sapat na cap space upang makakuha ng ilang magagaling na manlalaro sa loob ng free agency o di kaya sa trade market. Bukod rin naman nga po dyan ay ginawa rin naman nga po nito ang lahat ng kanyang makakaya upang maging magandang muli ang kanyang kalusugan at pangangatawan. Sa katunayan, nag-trending pa nga po sa social media ang lumabas na larawan ng kanyang payat na katawan at marami nga po mga fans ang namangha dito gayong sigurado nga po na babalik muli next season ang dati at tunay na laruan ng isang James Harden. Samantala, pumasok naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang nagtumo nga daw po ng injury si Chet Holmgren dahil kay LeBron James. Napakarami nga po mga fans, mga idol ang umattend at nanood ng naging laban ng crossover pro-am sa lugar ng Seattle ngayong araw gayong makikita nga po nila ditong maglaro ang ilang mga sikat na NBA player gaya na lamang ng pagsasama nina LeBron James at Jason Tatum, Paolo Banchero at si Chet Holmgren. Ngunit sa kasamang palad, sa unang mga minuto pa lamang nga po ng kanilang laban ay meron na nga po agad ditong nagtamo ng injury at yan nga po ang ating second overall pick na si Holmgren na natapilok matapos siyang subukang bantayan at pigilan si LeBron James sa isang fast break ng kanilang laban. Bale, matagumpay naman nga sanya na itong napigilan. Ang kaso lamang sumakit rin naman nga po ang kanyang binte dahil sa naging play na yon. Kaya wala nga po siyang ibang choice kundi umalis na lamang sa kanilang laban para hindi na lumala pa ang kanyang kalagayan. Maliban rin naman nga po sa nangyari dito ay napilitan rin naman nga po ang kanilang organizer na ihinto na sa halftime ang kanilang game gayong marami nga po sa kanilang mga manlalaro ang bigla-bigla na lamang bumabagsak dahil sa napakadulas nilang court. Kaya dahil nga dyan ay maagang natapos nga po ang laban at maaga rin namang nag-COA ng mga fans. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang inoffer na nga po si Ben Simmons sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga idol sa pinakahuling inilabas na balita, kung hindi nga daw po makukuha pa ng Lakers ngayong offseason, si Kyrie Irving ay mas nararapat na lamang nga pong maghanap na sila ng bagong superstar na ipangpapalit dito. At isa na nga po sa mga nabanggit at inoffer na player ng Bleacher Report na pwede nga daw kunin ngayon ay walang iba kundi si Ben Simmons. Bale, kakailanganin lamang nga po nila ditong kumbinsin ng San Antonio Spurs na sumali sa kanilang gagawing 3-team trade kasama ang Brooklyn Nets. Dito nga po ay makukuha ng Los Angeles Lakers sina Ben Simmons at si Doug McDermott. At San Antonio Spurs naman nga ay makakatanggap dito ng ilang mga assets gaya na lamang ni Russell Westbrook, Max Christie at dalawang future draft picks. Habang ang Brooklyn Nets naman nga po ay makukuha ng mga player gaya nina Jakob Poeltl, Josh Richardson, Kendrick Nunn at dalawa ring future first round pick. Bale, isa rin naman nga itong win-win situation para sa lahat ng nabanggit kong teams. Kaya maaari nga po nila itong isa katuparan anumang oras ngayong off season. So that's it mga idol, ang ating unang balita ngayon at syempre latest video dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell.
I-follow nyo na rin mga idol, visit tayo at ilike ang ating Facebook page dahil meron din tayo mga ina-upload na mga NBA balita doon. Isang malaking shout out sa lahat ng Solid J Zone TV dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.